pag-uusapan ho natin ang ating mga updates. And of course, may bago po tayong invited, special guest po natin. Alam kong, eto po guys, no, ay busy sa kanyang work. Ayan. Pero pinagbigyan po tayo, no? So, siya po muna yung ating tatawagin. And I know, excited po ang bawat isa. Recording in progress. Ang kanyang mga ibibigay po sa ating mga bagong updates and our Planetai X, ano na nga ba yung mga current situation and ano po yung ating mga, ano po natin, yung ating mga asset, no, sa loob. So, she's currently working po as virtual assistant at yan po yung kanyang trabaho for how many years. But for now po guys, ano, nandito po at invited po ang ating one of the guardian po ng ating Planetai X, representative po ng Filipino community. So, welcome po natin ng ating trainer ngayon, Ma'am Yoni Dikito. Palakpakan po natin. Go ahead po, Ma'am Yoni. Magandang buhay. The floor is yours. Hello, everyone. Magandang buhay. Ayan. Magandang buhay sa ating 43 participants. And thank you so much, guys. Kahit na medyo naulan dito sa Pinas, ano, parating nakalabas lang ni Egay ngayon, si Falcon naman. Pero ito yung time na masarap magtrabaho. Kasi kapag mainit, minsan, na, ano, parang yun yung, ano, parang pagod, ayun, yung, parang mas, di pa ako nakakapagtrabaho. Uy, ano, nakaagad ako, pagod na kaagad ako. Nakikita ko pala yung 2 monitors ko. Kulang na lang magtatlong monitor yung nasa harap ko. Pagod na kaagad ako. So, medyo malamig ang panahon, so mas magiging productive. Okay, so for the updates of the Planet IX, ayan, so kailan ba kami nag-meeting? Last week ata, yes, last week, yon. Every last week of the month, ayan, nagkakanak ng meeting sa management. So currently, nasa vacation mode sila. Yan. Kung tayo naman dito tag-ulan, yan, sa kanila naman, parang yun yung time nila, di ba, to, ano, to take a break. So, ngayon, apat lang sila ngayon nandoon sa Nibiru office. Actually, si Trent ay nasa Portugal. Si Yao naman ay nasa China. So, bali dalawa, si Forest Woods at saka si Bardan, yung nandoon sa Nibiru office. Then, kukunti lang din yung mga devs ngayon. So, hindi ganun karami yung mga updates natin. Okay? So, meron ako dito ng script. Ayan. Para hindi ko makalimutan nung sined ng company. Ayan. So, first natin i-discuss is about the... Okay, wait lang ha. Aha. Okay. So, dali lang. Okay, about the menu bars na may dadagdag sa ating Net Empire. Okay, may madadagdag na mga menu bars sa Net Empire, sa terminals, at saka sa mission control. Okay, so yung mga menu bars na yan, makikita natin yan for... Ano, siguro mga this week kasi sabi nila few days ang sabi niya ay menu bar sa mission control terminal. Okay. Menu bar in all pages, navigate. Okay. Yan. So baka parang ano this week, ayan, they are working on it. So para hindi na daw tayo lipat ng lipat and hindi na tayo mahihirapan mag-navigate ng ating dashboard. Okay? Kasi masyadong malaki yung Planet IX, di ba? May kanya-kanya silang page, may kanya-kanya silang tabs. So, yun yung win-work out ng company para hindi na tayo back and forth sa mga pages. Kasi meron tayong page ng terminal, di ba? Sa yung terminal, tapos may option doon ng Net Empire, Mission Control, Inventory, di ba? Tapos, nandoon sa hamburger, yung ating, tawag ba dito, yung ating sa yung marketplace, di ba? So, doon din natin siya mahahanap. So, to make navigation easier, ayan, maglalagay sila ng menu bars sa tatlong yan.
Okay? And then the same times, yung, tawag ba dito yung, ano ba tawag? Graphics? Yung graphics ng ating website. Di ba? Ang ganda na ng graphics niya. Pero, nagiging cost yun. Hindi, yes, maganda, pero nagiging cost ng ano yun, sa ibang cellphone, yung umiinit, di ba? Tapos yung processor natin, grabe yung ano, papansin nyo, yung laptop natin, di ba? Pag nag-open tayo ng mission control sa laptop, maririnig natin yung ikot ng processor dito sa computer natin, di ba? Ang lakas niya, di ba? Tapos ano naman natin, sa mobile natin, di ba? Ang init, di ba? Ganun yung nangyayari. So, ngayon, magkakaroon ng options ngayon, okay? Gusto ba natin ng high graphics or low graphics? Ayan. So, magkakaroon na tayo ng options noon. So, sino ba yun? Yun yung mini-work out ngayon ng isa sa devs, Sunny Biro, si Cedric. Yan, yung about sa graphics. So, mararamdaman siguro natin yan within this month of August. Ayan. So, para yung mga hindi ganong kataas yung specs ng computer or yung cellphone, di ba, makasabay. Yes, maganda tingnan kasi ang linaw na, ang ganda na ng ating, ano, di ba, website. Pero, syempre, para naman sa, ano, benefit naman ng, di ba, so, para hindi mahirapan. At saka yung battery, ang bilis niya makaubos na, ang bilis makaubos ng battery. Pagka nag-open tayo ng ano ng MetaMask ng mission control sa ating cellphone paglalabas tayo, di ba? Ang bilis niya malowbat. So, 'yun yung ginagawan ngayon ng mini-workout ngayon ng company, okay? Yung high graphics options. And then what else about our raffles, okay? If we notice yung raffles natin sa Lucky Cup, di ba? Ngayon, naka-on hold siya, di ba? Nung previous, nagkaroon ng winners. Kakabisit ko lang kahapon. Ngayon, di ba ako nakabisit kasi busy nga ako sa work. Wala pa siya, no? Wala pa siyang incoming na raffles. Kasi naka-halt talaga siya. Ibig sabihin, pinastop muna nila. It's because dun sa smart contract issue. Okay? Yun yung ang ano nila dito is akala ng company, okay, nilagyan ng devs ng fail-safe yung smart contract ng Lucky Cat. Ibig sabihin, once na yung player nanalo na, hindi na niya po pwedeng, gamba nakapag-claim na siya, okay? Stop, ano na, okay na yun. Stop na, hindi na siya makakapag-claim ulit. May nangyayari na kahit nakapag-claim na, pwede pa rin ba siya mag-claim ulit? Hindi nila nalagyan ng ganon. So, nagkaroon na ng communication errors. Sabi niya, did not check if a player had claimed a prize previously. And so far, few raffles. So, there were people who were able to claim all the prizes. So, ngayon, maintindihan natin yung iba, I think, hindi pa nakaka-claim. Okay, yung mga hindi pa nakaka-claim, hindi po talaga ninyo makiklaim ngayon yan. Kung nakapag-submit po ng form sa Google Form, i-airdrop po ng company. Hindi po kayo ang makakapag-claim yan. Hindi po kayo i-allow. Antayin lang po natin na ipadala ng company. Wag na po tayo, once na nag-submit tayo ng isang form, once lang po natin gagawin yun. Kasi kung hindi, matatambakan po natin yung ano, yung list doon sa ano ng company, sa files ng company. So, kung sobrang dami yun, once na nakapag-submit ka na ngayon, then the other day, mag-submit ka ulit. Okay? So, ano lang yun, magiging patong-patong, magre-reinvestigate ulit yung devs, mag-check ulit sila na okay, yung player ba na ito, napadala na ba or hindi. So, once na nakapag-submit na po sa Google Form, that's enough. Okay na po yun. Kasi, nandun yan sa list. So, mag-antay-antay lang po hanggang sa maayos. Mag-announce naman po si Forest Woods. Bibigyan naman siya ng green light ng mga devs kung naayos na nila.
Okay? So, unexpected yung nangyaring yon, hindi rin nila inaasahan na ma-encounter nila yung ganong issue. It's just communication, ano daw, communication error, hindi sila nagkaintindihan ng developer, okay, ng sa smart contract. Okay? So, yun yung po yung issue ng ating raffles. Okay? So, what else? Raffles, okay, pagdating sa support, customer support, yung si Bardan kasi yung pinaka-head sa customer support. Now, additional sa company si Yao ngayon yung nagiging partner ni Bardan, okay, sa support natin. So, nagsa-structural, nandun pa rin sila sa nagsa-structural pa rin sila dun sa management, kung paano yung gagawin nila, kung ano yung strategy na i-apply nila, paano nila mabilis, okay, na ma-solve yung mga issues, kasi marami pa rin daw mga nakatambak na mga issues, okay, mas inuuna nila yon kaysa sa mga current ngayon. So, dahil ang dami talagang nakalinya, okay? So, of course, bago sa atin ito, the same time, bago din sa kanila. So, they are trying their best na maayos yon, okay? Pero, dahil nga understaff yung ni Vero, okay? So, because, of course, the company, hindi ganun naman talaga sobrang laki pa, okay? But they are trying their best, okay, na ma-fix yung mga issues na yan. And sa ngayon, si Trent, Bardan, at saka si Forestwood, saka si Yao, ngayon, okay, ang muna ngayon sa company. What else? Ang aking kodigo, wait lang. And one more thing is about sa pag-join ng new players. Actually, during meeting, minention ko rin yan sa kanila. Nag-suggest nga rin ako, nakuha ko rin yung idea na yan kay Sir Noel sa GC. Okay? Yung pagpasok ng new player, syempre, ang laki ng Planet IX eh. Diba? Hindi, kahit ako man, as old player, minsan, parang, ano ba unahin ko? Ano ba yung better way na mas mabilis ako makapag land doon sa game? Ano ba yung options na pipiliin ko? So, yun ang hindi na, aminado din yung company na hindi nila nabibigyan ng attention yung mga new players. Kasi ngayon naka-focus sila sa kung sino yung mga players ngayon. 'Yun naman ang sabi ni Forestwood. So, sabi ko, I suggest na maglagay ng mga extra na people doon to attend the issues of the new players para magstay sila sa game. 'Yun. So, para maramdaman din naman nila na okay, welcome pala ako dito. Pero for me, okay, when we started dito sa Planet IX, di ba? We start from scratch eh. As in, wala tayong inaral talaga natin, inisa-isa natin siya. So I think, if they are interested talaga na laruin yung game, okay, they are willing to learn. Tapos, kailangan sabayan din ng tiyaga. Kasi, the Planet IX is different compared to the other game. Why? It's because, okay, sa Planet IX, kailangan mo talaga dito is magdig ka talaga ng information. Hindi pwedeng pag-land mo dito is kikita ka na kaagad. You need to find different ways how to earn. And then, the same time, the strategies. Paano mo i-apply yung strategy na gusto mong mangyari dito sa game. So, yes, we admit
na mahirap, na sa masama bago, pero may mga Jesus naman tayo to help them. However, may isang ano iniisip si may isang strategy na ginagawa sa Vietnam. They suggest that during the meeting na meron silang stages of GCs. Kasi yung mga new players, hindi natin talaga pwedeng isabay dun sa mga batikan na kasi nga iba na yung level, 'di ba? Iba na yung level ng ano nila na okay, ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko. Hindi nila kayang i-adapt kaagad 'yon. So, meron silang different GCs, new player, first stages ha, first stages yung ginagawa nila. So, new player, tapos, ano ba tawag, in the middle, yung mga ganyan. Then, ano na, batikan na, mga ganun yung leveling na ginagawa nila sa GC nila. So, sabi nga ni Tren, sabi niya, yun, pwede nyo rin gawin yan sa, ano, sa Philippine community, sabi niya. Kasi isa ding way yan, sabi niya, na yung mga new players, hindi mahihirapan mag-adapt. So, sa company, they are trying their best, yan, mag-create ng different tool, yan, for the new players. Pero yun nga, sabi ni Forest Wood, meron naman mga YouTube channels, meron naman mga may mga tutorials naman how to play the game. So yan yung medyo mahaba-haba yung pinag-usapan namin pagdating sa pagland ng mga new players kasi we understand kung saan sila nang gagaling kasi ranas din natin sila. Yes, tayo alam na natin yung mga step by step eh, ano ba mga kailangan dahil nga nagsimula tayo kung yung umpisang-umpisa. Pero kung doon ka sa gitna, 'di ba? Parang nalilito ka pa talaga. Malilito ka talaga. So kailangan talaga may mga mentors to guide the new players. Okay? Sa Discord meron naman tayong mga ano, mga mods doon. Pero syempre, DYOR, 'yan. Do your own research, 'di ba? Ganun lagi yung ano, minsan alam niyo pag sinabihan ka ng ganyan pag new ka. Alam mo, pag new ka dito sa game, pag sinabihan ka niyan, masakit. Totoo lang, alam mo ba, nung kakaumpisa ko lang talaga dito, kasi, syempre, magtatanong ka, ganyan. Pag sinabihan ka, DYOR ka, sakit naman, parang, grabe naman sila, porque magagaling na. No, it doesn't mean, okay, it doesn't mean na, hindi ka pwede magtanong. It's just, may mga pagkakataon din talaga na nandyan yung information, kailangan mo lang talagang basahin and kailangan mo lang din talagang bigyan ng oras. So, it depends on the situations, it depends on the questions, yon. So, ganon. So, dapat sa planet, if you are the player of the Planet IX, if you are agent of change, dapat hindi ka balat sibuyas. Kasi sa sobrang dami ng meron sa Planet IX talaga. Okay? Minsan, sabi ko nga kanina, bago ako makatapos sa Planet IX strategy na ginagawa ko, genius na ako kinabukasan. Iba po talaga yung game na ito. Yung, alam niyo yun, parang, for example, yung mga ating mga ano, ating mga kabataan dito na magagaling sa Planet IX, yung mga 65 years old, 75 years old. Alam niyo ba yan yung tumatalas yung isip? Alam niyo yon? So kasi nag-strategy kayo. It takes time for you to decide. Yan. So yun talaga kaya kaiba talaga itong game na ito. And we are started. Bakit? Sa minting of Genesis pa lang tayo, we are preparing for the real game. Wala pa po tayo sa real game. Akala po ba natin nandito na tayo sa real game? Wala pa po. Bakit tayo bumibili ng mga Genesis? Bakit tayo nagko-collect ng mga biomods? Bakit tayo nagko-collect ng waste? Bakit tayo nagbibuild ng facilities? It's because we are preparing for the real game.
Yung mga earnings po natin ngayon, alam niyo po ba, hindi pa po yan. Hindi pa po yan yung tunay na kitaan sa Planet IX. Yung earnings po natin dito sa Planet IX is you can purchase a property, a real property, a car. Ganyan po ang magiging future ng Planet IX. So, if napapansin po natin na medyo bumababa yung value ng mga assets, ngayon lang po yan. Okay, darating ang time po talaga. Mapapansin po natin yung AOC badge, 'di ba? Hindi po bumababa na ngayon yung presyo. The same time with yung mga continuous siyang tumataas yung mga drones, 'di ba? So hanggat hindi na isasalang yung isang asset or ma-highlight yung kanyang use during that time, syempre, we do not expect na tataas yung value niya. Kasi, kilala natin si Planet IX, hindi nila talaga sinasabi na ganito yung asset na to. Hindi nila dini-detailed ang pagbigay ng benefits ng asset na yon. Why? It's because laging may twist talaga na nangyayari. And hindi po yan hawak ng company. Bakit? Dahil yung Planet IX, binubuo po yan ng 11 at ng Endgame Corporations. So, okay, pinagdidesisyonan po yan ng 11 Endgame Corporations. So, ganun po talaga. Okay? So, ang matyaga, matira, mayaman. Ganun po dito sa Planet IX. Okay? Ang matira, yayaman talaga. Ganun yon. Di ba? So, mapapansin po natin yung territory natin, tumataas na rin yung mga offers. Di ba? Compare before. So, makikita na yung ano, nakikita na unti-unti yung value. So, kasi, because of the energy na marami ng utility na lumalabas ngayon. Di ba? So, kung dati, isa lang yung gamit ng energy, ngayon ang dami na. The same time, yung iba din nating mga assets, tigi-isa lang yung task nila. In the future, dadami din po yun. Hindi lang po talaga hindi lang po talaga ma-in-place ng pagsahan ng company. It's because dumadaan po tayo sa process. Okay? So, what's next? Yung rare, sino na naka-receive ng ano ng airdrop ng rare? Wala pa, 'di ba? Hindi pa, hindi nasama nung Friday. Na, yung airdrop lang natin is yung sa gold badge and what else? Yung mga Genesis natin, 'di ba? Tapos yung rare wala pa, hindi pa na-airdrop 'yon. So baka this week nila ipapadala. Okay? So, yun yung ating mga inaasahan. And, okay, the company still promoting the Fluencer, okay? Kung gusto nating magkaroon ng extra income, ayan, magkaroon tayo ng commission, okay, sa pagbebenta, pwede nating gamitin yung ating link, okay? And then, ibigay lang po natin sa ating mga kakilala na gustong mag-join sa Planet IX. Interested sila, then connected din po yan sa ating leaderboard points. Diba? So, lahat ng actions na gagawin natin dito, okay, may kinalaman yan sa leaderboard points natin. So, maiipon na maiipon po yan. So, with regards naman doon sa ating leaderboard points, sa airdrop, hindi pinapayagan si Forest Woods na mag-discuss in detail regarding doon. And may mga issues na na-encounter like yung mga points, like for example, nag-mint tayo ng area, di ba? Tapos biglang, bakit? Pag-check mo ngayon doon sa iyong points record, bakit hindi siya nabasa ng system? So, ang pag-ask daw po ng question noon, okay, is individual. Kasi i-check po nila yon
per account. So, gumagamit po yung company ng Google BlueKerry. Ano ba yun? Google BlueKerry. Ano ba yun? Wait lang. Yun po yung ginagamit nila sa ano. Sandali lang, hanapin ko Google BlueKerry. Wait lang po, ah. Google BlueKerry. Ano ba yun? Yun po, ayun. BigQuery. BigQuery. Google BigQuery. Ayun yung gamit. Planet Ice. Okay. Yun yung gamit daw nila. Okay? Pagdating dyan sa ano na yan. Sa mga point systems na yan. Google BigQuery. Ayun. So, hindi talaga, sa ngayon ha, yung company ang sabi, hindi talaga 100% sa ngayon correct yung ating point system. Okay? Pero they are working on it. Kasi first time din nila gawin ito. Ngayon lang nagkaroon ng ganito. So, rest assured naman daw, before mag-end yung competition, okay, for sure, maayos na nila to. Doon natin makikita yung ating actual, yan, actual na points. Diba mapapansin natin nag-up and down yung ating point system, yung points natin, diba? Pagka, halimbawa, nakalimutan lang natin mag, or wala lang tayo activity for one day, diba? It's because, player. Kaya nag-up and down yung ating points. Ganun daw yon. Pero, hindi naman, hindi daw talaga, marami pa daw hiccups, okay? Marami pa daw hiccups. yung, ano natin, yung ating system, yan, sa leaderboard system natin. So, individual lang checking, kung halimbawa, hindi na record po doon, okay, please, coordinate doon po sa Discord, sa help desk. Okay, wag lang po kayo mag-send ng inyong wallet doon. Pwede po kayong i-message niya ni Bardan. Okay, nagpe-personal message po yan si Bardan. Siya lang po, okay? Yung common na Planet IX team na nagsisend ng DM sa players. Okay, the rest, hindi na po, okay? Kasi part ng responsibility ni Bardan to communicate with us. Then, yung ating mga wallet address. Ayan. Pero double check also the profile of Bardan's account sa Discord before po kayo makipag-communicate sa kanya. Okay? So, ganun po. Individual yan. Submit po tayo kapag may mga hindi po accurate doon sa ating point system. Okay? Ang pinakamalaking points na encounter ko now is yung meta mods, 'di ba? Pag nag-fuse tayo ng meta mods, 'yan, ang laki ng points niyan, 'di ba? Na generate 100 points, 'di ba, sa pag-fuse. Okay? So, what else? Ano pa ba? It doesn't make just write an explanations. Okay, for the ano pala sa superfluid, yung Astro Gold and Astro Light. So, yung Astro Gold nga natin, okay, yan lang yung, yan yung nako-convert natin sa IXT. Ba, ang questions dun yung question ng isang guardian is, bakit hindi nako-convert yung Astro Light? So, yung Astro Light is, kung nabasa nyo yung sinend kong screenshot, yung gamit nun talaga is for the superfluid. Okay? And iniiwasan din ng company na yung Astrolight, eh, basta na lang ma-convert easily. So, pero ano kasi, hanggat hindi natin na-experience talaga, ang hirap din magsabi ng kung ano ba talaga eh. Kasi may mga nangyayari na nag-iiba din yung kanilang plans. Diba? And e-gold exists. Magkakaroon ng e-gold. Yan. Yan. Magkakaroon ng e-gold. Hindi ko alam ano yung e-gold. Yan. Gold, light, or astro gold. So that's the reason why
e-gold exist. Ay, magkakaroon ng e-gold. Oh, medyo marami-rami pa tayong ano, kailangan na, marami pa silang i-unlock, okay, sa Planet IX, sa game. So, halos wala pa tayo sa kalahati. Okay, with regards to the GG Genesis. Okay, sino nakabili dito? Hindi ako nakabili. Wala ako pambili. Wala akong pambili. Wala, iyak na lang. Alam mo nyo, we highlight the benefits of the GG, okay, lang ng Genesis. Pero, syempre, it depends sa budget natin. Edi, nakabili mo, tipa siya. Ako, hindi talaga. Hirap na nga ako sa NE. Okay, so, iba-iba kasi yung strategy. Yung iba, they are more on NE. It's because of, ako, siya din daw hindi. Appear tayo. So, appear tayo. Yun yung ano, yung iba kasi, ang strategy nila is yung iba, yung NE sila nag-focus because of the multiplier. Yun, di ba? Because of the, sa leaderboard. Kasi once na marami kang hawak na NE, kasi same price sila ng ano eh, GG Genesis, di ba? So, they choose the NE, ano, NE, the Net Empire. Kasi may times dun sa multiplier, di ba, sa leaderboard. So, maybe, once na okay na sila doon sa, ano, maka-purchase naman sila anytime doon sa, ano, sa OpenSea. However, di ba, iba na yung price, ganun. And, okay, sabi ni Forestwood, okay, unfortunately, okay, hindi namin na-mention yung benefits or utility ng GG Genesis. Okay? May ano doon, may reason kung bakit. It's because yung utility, hindi nga naman talaga nila, hindi talaga nila, intention nila na hindi sabihin. Merong surprise behind that na hindi nila sinabi. Okay? It's like, it's just, meron kang faith doon. And syempre, meron kang extra to purchase. Ganun lang talaga ang nangyari. Yung ano ko din naman sa team is, explanation ko naman is, kahit naman yung NL, sinabi ba sa atin na, hey, bumili kayo kasi, ano to, free contract to. Diba, wala silang sinabi that time. Talagang nag-release lang sila. Tapos, hindi nila minention kung ano yung magiging benefits niya. Yun pala yun. Okay? Buti na lang, bumili yung mga, ano, diba, ng Genesis yung mga players. Kasi kung hindi, hindi sila makapag-avail ng free contract. Talagang ang hinighlight lang talaga sa mga Genesis, yung utility talaga, yung use lang talaga, itong NE, okay? Yung airdrop, okay? Sinasabi nila, pero yung utility, yung gamit, they didn't mention. Yung NE lang, yung hinighlight nila dahil mag, ilan yung ano niya, ilan yung nirelease na, ano, na Genesis ng NE, 2,500. So, syempre, gusto ng company, makapag-avail yung mga players. Hindi yung 500 lang, then, paano naman yung iba? So, binigyan talaga ng chance ng company na makabili yung karamihan. Okay? Hanggang ngayon, available pa rin naman yung NE natin. Okay? Sa dashboard natin, pwede pa mag-mint. Yung GG Genesis, hindi ko alam kung available pa, pero may mga bumibili pa rin hanggang ngayon. So, it's just a surprise yung utility. Pero, meron akong kunting ano doon na lahat ng halos ng packs, okay, under ni ni GG Genesis. And wala kaming mapiga sa kanya, kay Forestwood, kung ano pa yung utility. So, hanggang dun lang talaga yan, pwede nilang i-share. Okay? So, mag-antay na lang talaga tayo. And congratulations sa mga pinball holders. You are so lucky.
Yung mga pinball holders talaga na yung mga astig, yung mga yan, grabe, may pambili lang talaga ako. Ay, nako, talaga naman. Ano na lang sila, alam niyo yung waiting. Okay, relax, relax lang kami. huli lang na highlight yung ano eh. Huli lang na highlight yung benefits talaga ng pinball, di ba? Kung noong una pa lang ng merge nila, bumili na, di ba? Imagine mo hanggang ilang ano, ilang Genesis yung pwedeng ma-airdrop. Ako hindi ko yung masyadong hinighlight before. Why? Because of the value. Because of the value. Inisip ko yung value. Hindi ko iniisip na, okay, may ano pala yun, may other benefits pala dun. Aside from, syempre, meta shares, di ba? Ng arcade, di ba? Ano pala, yung hindi ko naisip doon, okay, mas makakatipid ka pala once na nag-purchase ka ng pinball. So, hindi ko rin nakalain na yung mga Genesis ngayon, mamahal. Yun yung dati, yung price lang, imagine yung 5,000, 6,000, 8,000, and ngayon, magkano na? 20,000. So, yung mga early adapters talaga ng ano, ng pinball, talagang sulit na sulit yung ano nila, yung pinuhunan nila doon sa Genesis na yan. So, idol talaga yung pinball holders na yan. Nako! Alam nyo, minsan, parang gusto ko yan. Alam nyo yun, parang as a player na ano ha, nakikita ko yung benefits niya. Nagigil ako, pero syempre, I need to consider also, diba, yung aking budget. Okay, ang isang advice ko lang talaga dito is, huwag kayo mangutang kung wala talaga. Okay? Kaya nating pag-ipunan yan. Nagka-gold badge ako, ito lang. Can you imagine how many months ko yun na pinagdarasal yung gold badge na yan? Gustong-gusto ko yan. Pinag-ipunan ko po yun sa rewards ko. Hindi na talaga ako. Sa totoo lang po, hindi ko na alam paano mag-cash in ngayon. Kasi ang aking income, okay, lahat po yan galing sa aking rewards. So, ang alam ko na lang ngayon, mag-cash out. Hindi ko ako marunong mag-cash in. So, yung ano talaga, pinaiikot ko na lang, ayan, and sabi ko nga, talagang lahat may purpose, okay, kung bakit nangyari sa akin, di ba, yung nag-umpisa ang Planet IX, bakit talaga ako nag-risk, it's because darating pala yung ganitong panahon na hindi na ako magka-cash in, sana all cash out. Ay, mag-cash out ka din. Huwag ka. Kasi, alam mo yun, yung pwede pambayad mo na ng bills. Ayan, meron kang asset na pwedeng ibenta. Diba? Yung, let's say, okay. Ang Planet IX kasi, it's a game. Hindi siya katulad ng sinasabi ko nga yung iba, natuturn yung attention. Diba? Yung nakikita natin sa Facebook, may mga games doon. Diba? Pwede tayo maglaro nun. Pero we can call them as, di ba, sugal. Why? Because may winner and lose doon. Sa Planet IX, pag may hawak ang asset, isa lang yung mangyayari dyan. Pwedeng tumaas ang value or bumaba ang value, pero andyan ang pera mo. Nasa asset. Sa panahon na may kailangan kang bilhin, may maibebenta ka. Andyan pa rin yan, hindi siya nawawala. Ganun po ang assets, ang NFTs. Kaya talagang hindi ka talaga magsisisi once na nag-invest ka sa Planet IX. Can you imagine now, yung gas fee natin, napakababa na niya. Diba? 5 piso na lang yung pag-ano ng waste, yung pag-collect ng waste. Ay, papanood, imagine mo. 100 pesos. Let's natin 5 lang yung account ko kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya yung pagsabay-sabayin eh kasi working ako at the same time. Kung tigpa 5 pesos yung pag bayad ko ng pamasahe, yung gas fee, 'di ba? Sabihin natin 100 a day.
bad na, 'di ba? May galaw na dun sa account mo. So, you are ano, nag-i-invest tayo dito sa game. The same time, we are preparing for our future. Future kasi itong ano ng ginagawa ng Planet IX eh. Itong game na 'to. 'Di ba? Hindi mo lang namamalaya, nakakaipon ka na pala ng assets na anytime you can sell. Oh, 'di ba? Ang dami nating, let's say sabihin natin, sinabi ko kanina na, ah, okay. Hindi pa ito yung tunay na kitaan sa Planet IX. Meron pang mas malaking kitaan in the future. But still, kumikita na. Diba? Si Coach Leah, yan. Ang ating, ano ha? Ang ating reyna ng ano ha? Ng palengke. Diba? Kumikita talaga siya. So, it depends on our strategy talaga na i-apply dito. What if, hindi ako ganun ka ano, diba? Ganun ka focus sa aking work and nag-Planet IX ako, maybe I can earn also, di ba? So, it's just because meron akong other, meron akong ibang ginagawa. So, talagang ang Planet IX ay aking extra income. Ayan. And the same time, nag-enjoy ako. Okay? So, yun yung ano natin sa game eh. Huwag tayo magsawa na gawin ang Planet IX, pagtsagaan natin kasi iba yung mangyayari dito sa game na ito. Okay? Ang mga devs natin, ang mga tao behind the company, 'di ba? Iba sila mag-isip. So parang na-amaze ka na lang na what? Ganito na pala 'to. Oh, and nasa Web3 na tayo. Imagine nyo, yung iba papunta pa lang tayo nandito na. Oh, 'di ba? Mas ano na tayo ngayon, mas mataas na yung level natin sa knowledge compare sa iba na hindi pa talaga nakaka-adapt sa Web3, di ba? Yung 7-Eleven ngayon, oh, papunta na rin sila ng Web3, di ba? So, yung mga points nila doon sa mga, ano ba tawag dito, sa mga suki nila, di ba? May mga, ano na rin sila, may mga NFTs, oh, di ba? So, ahead na tayo, di ba? Kasi nasa Web3 na tayo. What else? Okay. So, sa picks, ayan, sa airdrops, and, yan. Okay. For now, yung ating, na-mention ko naman before, yung ating mga Genesis, hindi pa siya available ngayon sa ating marketplace. Why? It's because lahat ng nasa marketplace natin, lahat ay Polygon Network. Okay? Kaya lang natin ma-view yung ating assets doon sa ating inventory, sa mission control, yung mga Genesis natin. Pero yung ating marketplace, ayan, wala pa po doon yung ating mga Genesis. So, talagang makapag-purchase lang po tayo sa OpenSea. For now, darating ang panahon, ayan, maybe next year daw, sabi ni, nung hindi pa nagla-launch yung marketplace natin, na-mention yon ni Rasmus, na kasi tinanong ko talaga yon na kasama na ba yung Genesis doon sa marketplace. Hindi pa, it's because naka-Ethereum network yung ating Genesis, 'di ba? So hanggang doon lang yung ano natin sa ating Genesis. OpenSea lang talaga, we don't have a choice kundi bumisita pa rin sa OpenSea kahit na marami nag-snap na ngayon sa OpenSea. Yan. Because of the point system. Okay. With regards to the IXT value. Okay? Yung IXT value natin, medyo, di ba, bumababa siya, 15 pesos. Dumating din tayo sa ganitong time. Umabot nga tayo 13 pesos eh. Di ba? Umabot tayo 13 pesos, then, umakyat, naging ano ulit, naging 20, 27, 40, ganun yung nangyayari. So, sumasabay kasi siya sa kalagayan ng Bitcoin. So, ganun daw po talaga. Hindi man ako magaling sa crypto, yan, para kung sino dyan yung mga hindi talaga masyadong maalam sa crypto, isa na ako doon, present. Hindi talaga ako maalam, mas pagdating sa crypto,
talagang, pinilit ko lang talaga yung sarili ko, kaya intindihin ko to, intindihin ko. Hindi talaga ako kagalingan pagdating dyan. So, may mga magagaling tayo pagdating sa cryptocurrency, paano magbasa ng mga ganito. Misan kasi ako parang, ah, okay, ito na yon, ito yung value. Hanggang dun lang, hindi ko, ano yung iba, hindi ko na kayang, hindi ko na pa kayang, pag-aralan nyo sabay-sabay. Okay, parang, okay, sa IXT na nga lang ako, USD. Pag USDT, cash out yun. Ay, alam nyo naman, post cash out lang ang alam ko. So, inaalam ko kung paano yung, ano ha. Okay, pagka-cash out ako, ang options ko is Matic and USDT. So, syempre, aaraling ko yun, di ba? Ganun lang. So, late na yung ano na yan, yung Bitcoin na yan, kasi ang kina-cash out ko, IXT. O, ganun lang yon. Pero, ano naman, darating din naman tayo dyan. Okay? Okay. Alam ko, aware din po tayo sa announcement, okay? Merong ads, or hindi, article, di ba? Sa Binance. Di ba? About Planet IX. Okay? In-explain ni Planet IX, ni Forest Woods, na wala daw pong kinalaman doon yung mismong company. It's just, yung nag-post daw po ng article doon, eh, they paid for the articles to post in the Binance. Okay? So, hindi rin kayang i-men, hindi rin, ano, hindi rin tawag ba dito? Pwedeng i-ano ni Forest Wood na, oo, ano na tayo sa Binance? No, hindi pa. Okay? Wala pa. Wala pang announcement or anything. Saka sabi niya, by the way, hindi naman ako yung boss na sabi niya. Okay. Kasi tinanong yan na, ano na, oh, papunta na ba tayo ng Binance? Ganyan. So, yung nag-post po doon ng article, they paid for that. Ganun pala yon. Pwede pala magbayad ng ano doon sa Binance kung gusto mo mag-post ng mga articles. Okay? So, let's take our time para, di ba, malay nyo, pagka lahat na tayo, nakapag-create na tayo ng teritoryo, di ba, doon at ano talaga na, okay, tumaas ka ng Bitcoin, IXT. Kasi sa ngayon, we are still building our territory. Once na tumaas yung IXT, hatingin nyo, kakayanin pa ba natin na makapag-build? Ang hirap po, pinagdaanan na po namin yan. Nagka 100 pesos, isang IXT. Hirap na hirap kami talaga mag-build noon. So ngayon, take nyo po itong opportunity na to build territory. Kasi mababa po. Ito po yung pagkakataon na bumili ng IXT. Kasi, okay, mababa ang presyo, kayang-kaya ng bulsa natin. Kapag mababa ang ganito minsan ano nangyayari, okay, ang baba ng IXT. Parang ang lungkot naman sa Planet IX. Pag tumaas naman ang IXT, ayoko na, hindi ko na kaya. Mahal-mahal naman kasi ng Planet IX. Ang IXT lang, mahal-mahal. Saan ka pupunta? Okay. If you are a new player, if we are building territories, i-grab natin yung mababang value. Actually, ngayon, sa totoo lang, marami tayong options. Kung saan tayo pwedeng kumita, magbenta ka ng energy. Sabi nga ni Ma'am Beth kanina, ang bilis mabenta ng energy. Ranas ko po yan. Kaagad-agad. Dahil marami siyang utility na paggagamitan. Ang bilis po ano talaga ng energy. Sana nga lang talaga makapag-produce ako ng energy na ano. Sa totoo lang, 200 energy pa lang ako ngayon. So, mas ano talaga yung iba nga, napakarami nilang energy, di ba? Kaya talagang kitang-kita sila. Pinagsisikapan ko yun talaga na maabot yung goal ko na yun. Kaya wag yung iisipin na, ay, ganito lang ako na player. Lahat tayo may tamang timing. Okay? Hindi po, yung mga mayayaman lang dito kumikita. Eh, hindi po. Kahit mayaman ka, marami kang pera dito. What if hindi ka nagsa-strategy? Sige ka lang ng gastos. Hindi rin yun obra. Di ba? So make sure, wala dito sa game na to, pangmasa ito. Bakit? Kaya mo bumili ng PIX ng 30 pesos. Magkano ng IXT natin ngayon? E kaya mo bumili ng 1.50 IXT na PIX. Diba? So magkano lang yun? Sabihin natin na 15 pesos yung 1 IXT. So sabihin natin na 25 or 30 pesos. Panahon namin, 500 pesos yan.
Oh. 'Di ba? Kala niyo lang kung gaano kami gumapang, gapang, hirap-hirap, pero hindi pwedeng mawala ng balance yung iX wallet ko talaga. Laging zero. Take niyo na po itong opportunity na ito. Okay, darating ang time talaga. Okay, lahat ng nakadikit doon sa mission control, lahat ng string na 'yon, may kanya-kanya silang trabaho. Okay? Tahimik lang yung mga yan, pero nagtratrabaho yung mga yan. Kung gusto mo ng raffles, pumunta ka ng Lucky Cat. Kung gusto mo mag-build ng facility, pumunta ka ng NL. Di ba? Kung gusto mo naman mag-astro, mag-convert ng astro, di ba? Punta ka dun sa mga string-string na yon. And ang pinaka talagang inaabangan natin, naabangan natin yung nandoon, yung iX Arena. If nakita po natin doon sa ating dashboard, mayroon siyang iX Arena. Okay? Para po yon sa arcade. Okay? Yung arcade na yon, yun po ang host ng, okay, ng ating esports. And napakaraming game po nun sa loob. Kahit maliit lang yun na stream na nakakonect doon sa mission control, marami pong laro doon sa loob nun. Okay? So, hindi pa natin na ano yung isa-isa, okay, yung dalawang corporations pa yung hindi na-unlock. So, marami pa tayong aasahan sa game. And this is the time for us na magpadami ng assets, mag-build ng territories, and ano pa ba? Yung staking, yan. Ang dami nating ways to earn. And net, ano pala, MetaShare. Alam nyo ba sa MetaShare? Lagi akong araw-araw, yung rewards ko, bumibili ako ng isang MetaShare. Kahit papano, naiipo na siya. O, di ba? So, alam niyo yon, I'll go with the ano, with the assets na sa tingin ko ay mag-generate siya agad ng asset ay ng IXT, and then the same time yung IXT na ipapanganak niya gagamitin ko naman sa other assets. So paikot lang talaga ganun. Okay? Bawal mainipin dito. Okay? Kailangan matiyaga. Kapag may tiyaga, may kaldereta daw sabi ni ano, ni coach Rambo. Okay? So malaki pa talaga yung malayo pa yung itatakbo ng game kasi ang dami pa talagang mga twists and turns dito sa Planet IX. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Yung ating ano dito, yung ating pag lumabas na yung super nets natin, pag naayos na, successfully migrate na yung company dun sa super nets, yung 5 pesos natin, mas bababa pa yung gas fee na yan. Di ba? So, kasi magkakaroon na tayo ng sarili nating contract, magkakaroon na tayo ng sarili nating daan, wala na tayo, yung traffic natin, tayo-tayo na lang. And darating ang time, maraming players ang darating sa Planet IX. Lalaki ng lalaki ang game. And then, si Chris at si Felix, ayan, doon nakafocus ngayon sa marketing. If you notice, wala sila lagi sa Discord, di ba? Na doon sila sa labas ngayon for the new investors. Okay? We have one player na ang sabi niya is nababawasan yung dami ng ating token. Okay? May mga nangyayari sa company, okay, especially sa private investors. Sila yung malaking factor kung bakit medyo nababa ang value. Kasi 'di ba, when the Planet IX start, nag-collect ng funding yung Planet IX sa private investors. So ngayon, syempre hindi naman nila mapigil yun na mag-withdraw, 'di ba? Kaya malaking epekto din yun sa atin. So ngayon si Chris at si Felix, they are trying to find the new investors, okay, sa IXT natin. So, kaya wala sila sa Discord, nandun sila sa labas to market, okay? So, tayo naman, okay, maglalaro, sila naman, okay, sa budgeting, sa finances, sila na bahala doon, and then the same time, yung game, okay, itself, yan, yung developers naman bahala doon. So, tayo, kung may mga ma-encounter man tayo, mga issues, meron naman suggestion channel, we can post there, then binabasa po nila yon. Okay? Yung effort ng company is 50%, the effort of the community is another 50%, kaya nagkakaroon ng 100%. Without the company, wala tayo. Without community, wala din si Planet IX. Okay? So, ngayon,
yung ating mga meta shares, okay? Shareholder tayo. We are proud na binigyan tayo ng chance ng company maging shareholder. Bakit? Okay? Kung ano man mangyari sa company, gumanda yung sales, affected tayo. Bumaba ang sales, affected tayo. Okay? Kaya, yung effort, dalawa. Okay? So, for example, if we notice, sa market, meta share natin. Okay? Let's say, sa meta share. Ang nangyari is, hala, bakit bumaba yung ano? Bumaba yung, ano natin, yung meta share natin. Okay? It's because of the results also of the community. Okay? So, if we are shareholder, it is our responsibility also to share the game, to share the Planet IX. Kasi once na kumita din yan, tayo din ang makikinabang. Lahat ng transactions, meron tayo laging 40% sa in-game corporations. So, total of 100% effort, company plus community. Yan. So, kaya pag ano talaga, magkadugtong yung bituka. Yan. So, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Kailangan natin sila, kailangan din nila tayo. Yon. Okay? So, what else? Ano pa ba? Yun lang naman. Yun lang naman yung, ano, pero parang nahaba naman ang sinabi ko. Okay. Yung Vietnam team, ayan, still, ano talaga sila, gigil talaga din sila sa game. So, andun lagi yung ano nila, andun lagi yung excitement nila sa game. So, tayo naman, kahit na let's say, medyo tahimik, pero we are still kicking. Kahit na gano'n, namamasurap pa rin tayo. Ano pa ba? Hindi ibig sabihin tahimik tayo, ay wala na ay. Hindi natin alam, nananahimik lang tayo. Pala, nag-focus lang. Ganun lang yun. Naiisip ko nga eh, pagka ano, hala, mababa na yung gas fee. O, magdadagdag na ako ng account. O, gano'n. Di ba? So, yun lang ang ano natin, ang update. Maiksi lang kasi nga summer nga, 'di ba? Pakonti lang, mga by August siguro. 'Yan ang balik nila. And yung GG Genesis, kung kailan yung airdrop ng MetaShare, wala pa talagang sinabi. Hindi pa na-mention ng company. Okay? So hindi natin alam kung magkano naman yung paghahati-hatian doon. And one more thing pala, sa NE MetaShare, priority tayo ng company. Pag chinek natin yung TVL sa meta share ng NE, 3,000 plus lang. Ilan yung share nung ano ng NE? 9,999. So ibig sabihin, 'di ba? Hindi pa nilagay ng Planet IX yung kanilang share. Ibig sabihin, yung income doon na 500,000 IXT, ibinigay muna sa atin. Yun. Hindi pa sila naglagay. So, baka, ngayon ko lang napansin yan, hindi ko alam yung mga previous MetaShare, kung ganyan din yung ginawa nila. Pero ngayon kasi, kakaunti, mapapansin natin yan next month, next epochs. Okay? Kung ilalagay na nila yung hawak nilang MetaShare. And mag-airdrop na rin ng ano ng mga huling ito yung mga huling bumili ng ano ng NE MetaShare, i-airdrop na rin nila yan. So expect natin na syempre mababawasan din yung paghahatian natin kasi 9,999 na yung nandun sa TVL. So normal yun, ganun talaga. Ang ano lang natin dito is di bali maliit, importante, meron tayo nakikita. Yun ang ano ko nga eh, na kahit centavos man yan, kahit piso man yan, ang importante may nakikita tayo. Okay, yun. Oh, then, gawa na lang tayo ng iba pang nating strategy. Paano natin siya mapapalaki? Katulad ko, everyday, bumibili ako MetaShare. So, 300 plus lang naman, 400. O, pag naipon yun, okay na yun, di ba? So, ganun lang. Minsan, para-paraan lang tayo, ano, para kumita. 'Di ba? Lalo na 'yung mga marami diyang mga assets. Ako nga hindi ganoon karami 'yung assets ko.
Kasi, syempre, yung budget natin, di ba? Kaya, congratulations to all players na merong GG holder. Kasi, yung surprise talaga na yan, dyan ako nang gigigil eh. Kasi, pag sinabing surprise, hindi natin alam ano ibibigay nila. Di ba? So, oh my goodness. Surprise, surprise. Okay? So, yung surprise na yan, abangan natin. Okay? So, what else? Yun lang. Parang haba naman mambet ng sinabi ko. Baka natulog na sila. Nakikinig nga po kami. Ang dami niyo pong updates. Ang saya-saya nga eh. Tuloy pa po, more. Okay. Ano pa ba? Ano pa bang ano natin? Ano pa bang ano natin? Mapipiga natin. For now, yun lang naman eh. Mm. Yan. Yun lang. Yun lang muna. Baka may i-add naman yung iba dyan.